Eso nga, digital moment. Okay, magandang hapon mga ka-printing. Asensya na, ngayon lang tayo nakapag-upload ulit. Kailan lang, kala ko talaga makapagtuloy-tuloy na rin ako ng pag-upload. Kala ko makakatutok na rin ako. Gawa, nandito na tayo sa Muntinlupa nakatutok. Pero nagkaroon tayo ng magandang problema. Ano yung magandang problema? Sunod-sunod po yung trabaho ang dumating sa atin. Sunod-sunod po yung biyaya na dumating sa atin. So malalaki pong tarp yung natin yung mga nakuha, mga board up. So kaya nagpapasalamat ako dun sa nagbigay sa atin ng trabaho. Tuloy-tuloy po yun, board up. Ngayon po, bigyan ko lang kayo ng konting input about dun sa mga maling paniniwala sa pagpasok sa printing business. Ano-ano ba yon, lalo na sa printing. O kaya kahit sa anong negosyo po, ano-ano yung maling paniniwala natin kapag tayo ipapasok sa printing business. So kung interesado ka sa mga ganito, ay subaybayan mo to. Okay, ano-ano yung mga maling paniniwala pagdating sa printing? Ako man, ganun din yung paniniwala ko nung bago ako pumasok sa printing. Ang numero uno na paniniwala natin na kapag tayo papasok sa printing or dahilan kung ba't tayo papasok sa pagninegosyo kasi ayaw na nating magtrabaho. At least, mas maganda ang magnegosyo kaysa magtrabaho kasi pagka nagtrabaho ka, lagi ang kontrolado ka ng amo, kontrolado ka ng kusino at ang dami mong pinaglilingkuran. Samantalang pag nagnegosyo ka, ikaw na. Wala ka ng paglilingkuran. So yan yung unang-unang maling paniniwala. Ano naman yung pangalawang maling paniniwala? Maling paniniwala na pangalawa para sa akin is hawak mo na yung oras mo. Yan din yung lagi ko rin naririnig sa karamihan at maging ako yun din ang nasa isip ko nung ako'y pumasok sa pagnenegosyo. Na kapag ako'y nagnegosyo, sa wakas hawak ko na ang aking oras. Kasi kapag ka nagtatrabaho ka, siyempre, amo mo masusunod kung kailan ang schedule mo. Ano schedule mo, anong oras ka dapat tumasok at anong oras ka dapat umuwi. At kahit uwian mo na, pag sinabi ng amo mo na extend tayo, no choice tayo, extend tayo. Ngayon, pag ikaw nagnegosyo, yung maling paniniwala number 2 nga, sinasabi ko, hawak mo na oras mo. Ibig sabihin, anumang oras, pwede ka magsara. Anumang oras mo gusto pumasok, makakapasok ka. So, yun yung maling paniniwala number 2. Okay, ano naman yung number 3 at yung pinaka-paborito? Pinaka-paborito ko po na maling paniniwala din at maling paniniwala ng karamihan sa atin, ako na yung boss. Yan po, yun yung pinaka-masarap pakinggan po. Ako na yung boss. Kapag nagnegosyo tayo, sa wakas, makakatakas na tayo sa ating boss. Yung boss nating masungit, yung boss nating pinakikialaman tayo, pinagagalitan tayo lagi. Pag nagkamali tayo, lagi tayo sinisita, makakatakas na tayo sa kanila. Dahil pag nagnegosyo ako o pag nagnegosyo tayo, ikaw na ang boss. So yung po yung isa sa mga pinakamabibigat na maling paniniwala natin pagdating sa pagninegosyo or sa printing business. Lalo na sa printing business. Okay, paano ko nasabi na maling paniniwala siya? Unang-una po, yung sinasabi ko nga sa inyo, ayaw mo na magtrabaho. Kaya ka papasok sa pagninegosyo dahil sawa-sawa ka na sa pagtatrabaho. Dahil kakapiranggot naman ng landlord, kakapiranggot ng sahod, parang ganun dati. Okay, yun yung unang-unang maling paniniwala. Bakit po? Kapag ka po, pumasok kayo sa pagninegosyo, lalo na sa unang panahon ng pagninegosyo, at kahit hindi po sa unang pagpasok niyo sa pagninegosyo, sa pagpasok niyo sa pagninegosyo po, tsak na tsak, magtatrabaho ka. At kung paano ka nagtatrabaho nang ikaw ay empleyado, hindi na po ganun ikaw magtrabaho. Doble o triple na nun kung paano ka magtatrabaho. Totoo po yan. At yung mga nakaka-relate dyan, mga kapwa ko nagninegosyo, pakicomment naman po sa ibaba kung nakaka-relate din kayo. Tama po ba na kung dati 8 oras ka nagtatrabaho, nayayamot ka pa sa amo mo pag pinag-extend ka ng 2 oras o 3 oras, ngayon po 12 oras ka na nagtatrabaho, minsan 24 oras pa. Ako po, noong nakaraang linggo lang po, victory po ako. Nakaraang linggo, halos ilang araw po ako na puro 24 hour. Mamaya nga po ako ng 2 oras, another 24 hour na naman. Tapos, pag naka 24 oras, mamaya nga ng ilang oras, 24 hours, minsan higit pa. Ganun po, kahaba po yung trabaho. Bakit? Kapag po kasi ikaw ay nagninegosyo na, yung panahon ng trabaho, susulitin mo po talaga. Talagang hindi ka papayag na hindi mo siya matutukan. Okay, so yun yung maling paniniwala number 1. Dapat natin i-correct. Pag po kayo pumasok sa pagninegosyo, yun na po ang mangyayari sa iyo. Doble na po yung pagkatrabaho ka. Okay, yung pangalawa po, yung hawak mo na oras mo.
Kalawang maling paniniwala na para sa akin po ay talagang maling paniniwala yung hawak mo na oras mo. Pero ako po, ganoon din po inisip ko. Hawak ko na oras ko pag ako nagnegosyo. Nung pumasok po ako sa pagnegosyo, ay totoo nga, hawak mo na oras mo. Bakit? Kasi po, kung dati 8 oras lang, pinag-extend ka ng 2 oras o 3 oras, ngayon po, ay hawak mo na talaga oras mo kahit madaling araw, magtatrabaho pa na kasi. Kaya po, hawak mo na oras mo. Ibig sabihin, anytime, basta may trabaho po, gagawa at gagawa ka. Talaga palang tatrabaho ka, hawak mo na nga oras mo. Pero hindi sa pangunawa natin na kung kailan mo gusto magsara, ay magsasara ka. Bakit? Hindi ka pwede magsara kapag lalo at marami kang kompromiso. Tama po ba? Pakicomment na rin po kung may mga relate dyan. Ganun po. So yung oras po natin, hawak na pala ng mga customer natin. Parang ganun na po. Pagka mo kailangan nila, kahit natutulog ka po, kahit na po madaling araw, ipipim ka niya. Kailangan ko bukas yung tarpaulin ko. Baka pwede pong maisingit yung tarpaulin ko. Baka pwedeng matapos itong tarpaulin ko. Kahit alas 12 na po ng gabi, tatapusin niyo po yan. Ngayon po, dapat alas, ang bala ko ngayong araw na to, sisilip ka ako dito para isalang yung black box na 2 meter by 4 meter. Pero ang nangyari, pagsalang ko, merong bigla nakiusap ng isang malaking board up. So, sabi ko, uwi na dapat ako kanina, pero hindi po, tinuloy ko na lang rin. Okay, hindi mo pwede tiwala kasi pag lalot medyo maselan yung customer. Okay, ano yung ikatlo? Ako na yung boss. Ah, sarap kayo ka, di ba? Sino dito gusto maging boss? Magnegosyo ka ba? Boss na ikaw. Tama po, boss na ikaw. Pero isa po pala yun sa maling paniniwala. Bakit po? Pag sinabi mo, boss, siyempre hindi ko yun yung masusunod. Ikaw na dapat ang pinakikibagaya. Ikaw na dapat ang, ano ba tawag doon? Ikaw na dapat ang, ikaw na pinakamataas. Ikaw nga, boss eh. Pero lalabas, pagka po pala nagtayo ka ng negosyo or nagtayo ka ng printing business, kahit sa ibang negosyo po, lalabas po, yung iniiwasan mong isang amo nung ikaw ay empleyado na, ngayon po, sandamukan na amo mo. Totoo po yan. Sandamukan na amo mo. Bakit? Halos lahat po ng customer mo ay boss mo na sila. Okay. Yun po yung totoo. Magiging boss mo na sila. Bakit? Lahat po nung ano nila, hinain nila, lahat po nung ano nila, pipilitin mo pong ibigay ka lang. Totoo, hindi laging right ang customer. Pero po, most of the time, talaga pong pipilitin natin na maibigay kung ano yung gusto ng customer. Kasi doon po tayo kikita. Para sa naman yung ikaw nga nasusunod, wala ka namang negosyo, babagsak ang negosyo mo. So yun po yung reason. Kaya talaga po, ang totoo po, marami, lahat na unang customer natin is halos lahat sila, boss na po natin. Kaya hindi po tayo yung boss. Ang magiging boss po natin is yung mga customer po natin. So yun po yung maling paniniwala pagdating sa pagninegosyo. No? Kahit naman ako, ganun din ang dating paniniwala ko. No? Pagdating sa pera po, parehas lang rin po yan ang pagiging empleyado at saka naging pagiging boss. Ano lang po ang meron sa atin? Tayo po dahil po yun. Pagdating po sa pagninegosyo, ang usapin po yan ang laman lagi is yung after 5, ika nga nung iba. Ano ibig ko sabihin ng after 5? 8 to 5 po is yung hour po ng talaga namang ginagawa ng karaniwan tao. Or ginagawa ng halos lahat. Nagtatrabaho tayo halos lahat ng 8 oras. Pero sino yung mga nagtatagumpay? Yung mga tumatrabaho after ng working hour. So yun po yung ginagawa ng mga nagninegosyo. After ng working hour, nagtatrabaho pa rin po tayo. At tapos na po yung ating pagtatrabaho, wala na tayo sa shop natin, nag-iisip pa rin tayo kung paano natin i-improve ang ating hanap buhay. So yun po, nagtatrabaho pa rin tayo kahit nasa bahay na po tayo. So ibig sabihin, yung oras natin, sinasabi natin hawak natin, ay tuloy-tuloy pa rin po natin ginagamit sa mga productive na bagay. So yun yung pinagkaiba po. Sabi nga, kung nung empleyado ka, nakakapag-inom ka pa, pag negosyante ka lang, baka hindi ka na makapag-inom. Bakit? Eh kasi nga po, wala ka ng time. Lalo ka pong mawawala ng time. Lalo po yung ano po. So, yun lang po yung ano niya. So, nakita niyo ka ganina na naglapat din tayo. Ako rin mismo yung naglapat. So, siyempre, since ikaw yung nasa ano, at ikaw yung mas maalam doon sa iyong negosyo, naturoan, dapat talaga ikaw mismo yung personal na tututong. So, ako, sa bansa ko, siguro, mga 2 years pa bago ako makatakas dito sa pag-aanap buhay ko. Although, may isa na po ko shop na kahit wala ako, eh, kumikita na siya.
May ikalawa naman po, ganun din po. Medyo kahit wala ako doon, nagkumikita na. Pero ibig sabihin po, nag-iisip ka pa rin doon kung paano mo siya ipapahula rin pa. So, ganun po lagi po yan. Okay, so yun lang po yung tatlong ano. Ulitin lang po natin. Una po yung hawak mo yung oras mo. Unang-una yung hindi ka na magkatrabaho. Pangalawa, hawak mo oras mo. Pangatlo yung ikaw na yung boss. So yun lang po. Kung mga nakarelate yan, pakicomment na lang po. At saka kung gusto mo yung mga ganito usapin, kung meron kayong gustong malaman about sa printing, pakicomment lang po sa comment section. Then sa abot lang po ng aking karanasan, pipilitin natin sagutin. Okay, yun lang po. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na rin para ma-follow mo rin yung mga susunod nating mga video. Okay, yun lang po. Maraming salamat.